Ilang Charis Pempenko. Ilang Charis Pempenko, hindi po Jake Cyrus. At kung yun po ang gagawin ni Charis Pempenko ngayong mga panahong ito, walang duda, makababalik siya sa entablado bilang pinakamahusay na singer na Pilipino. Kaya niya yun. Di ba? Kayang-kaya. Mm-hmm. Kaya lang nga, mm-hmm, iniwasan niya na ang ganitong boses. Oo, ang baba na, no? Bilang Jake Cyrus. Pero kung yun uli ang gagawin niya, ay nako, walang duda. Wala. Di ba? At yung pyesa... na parang hindi mo gusto talaga ang pagbabagong anyo ni Charis Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus na. Diba? Kasi kasalanan ba ni Morissette kung kumanta siya? Kasalanan din ba ni David kung pakantahin niya yung kanta niya dito kay Morissette? Diba? Wala rin namang kasalanan si Charis kung magbago siya ng anyo. Pero para kumuda ka ng ganito. Si Raquel Relucio Pempenko, yung nanay ni Charis Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus na ay meron siyang kuda, yung real talk. Dahil kung matatandaan natin ta, si Morissette Amon sa saliw ng tugtugin sa piano ni David Foster. At ito na nga, ano, o, sabi niya, real talk, talagang wala pa rin ipapalit sa Alaska. Alam ko ang timbre ng boses na hinahanap mo, DF. Si David daw to. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, nag-iisa lang ang boses na yan. Kahit kanina mo pa ipakantay ang song mo, di mabibigyan ng hustisya. No goosebumps, no standing ovation, nothing compares. Nag-iisang legendary ng Pilipinas si Charis Pempenko. At para sa kaalaman ng lahat, hindi po si DF ang nagpasikat sa kanya, kundi si Oprah. Ni-reject nga noon ni DF si Charis, kaya huwag umasa na may isasama pa. Masasaktan lang. O, tapos may mga emoji na siya dito, no? Itong particular na post na ito ni Mami Raquel ay hindi ko na mahanap sa kanyang FB. O ba't kaya niya tinanggal? Kaya lang na screenshot, na resibuhan siya, no? Oo. Kahit tanggalin mo pa yan, hindi pa rin matatanggalin sa kamalayan ng mga tao na may hanas ka, may kuda ka, Mami Raquel. Oo. Wala naman problema. Magkaiba naman si Charis Pempenko at si Morissette Amon. Kung feeling mo hindi nabigyan ng justice ni Morissette Amon yung kanta at yung anak mo lamang ang makakakanta, eh babalik na naman tayo sa dati. Na parang hindi mo gusto talaga ang pagbabagong anyo ni Charis Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus na. Diba? Kasi kasalanan ba ni Morissette kung kumanta siya? Kasalanan din ba ni David kung pakantahin niya yung kanta niya dito kay Morissette? Diba? Wala rin namang kasalanan si Charis kung bago siya ng anyo. Pero para kumuda ka ng ganito, parang hindi maganda. Oo. Ayan, ang dami tuloy nagko-comment sa'yo na bitter ka, ampalaya ka. Eh, Diyos ko, tanggapin mo na lamang katotohanan na people really change, no? Maging ang anak mo, nagbabago. Maging ang taste ng ibang tao sa boses ng anak mo, nagbabago. Maaring kaya pa rin ibirit ni Jake Cyrus ang kanta ng dating si Charis Pempenko. Nakakaloka ito. Paano kung si Charis ang pakantahin ulit ni David? Wala ka nang masasabi, ganon. Dahil iba pinakanta, may nasabi ka na. Oo, hindi maganda yung pag-uugali na ganon, Mami Raquel, ha? Yung opinion mo, ginagalang ko. Pero syempre, tinan mo naman. Nag-opinion ng mga tao. Binabash ka tuloy. Baka pwede mong i-assess ang sarili mo kung saan ka nagkamali. Kung nagkamali ka ba sa mga kuda mo, walang problema kung ipagtatanggol mo yung anak mo kasi anak mo yan. Walang problema kung ididepensa mo siya at kung feeling mo eh si Charis lang o si Jake Cyrus lang makakapagbigay ng... Okay, alam naman po natin mga kapatid na katatapos lamang po ng mga gabi ng konsyerto ng magaling na manager, composer, singer na si David Foster. Yeah. Diba? At isa po sa kanyang mga guests nung kanyang konsyerto ay si... Morissette Amon. Okay. At saka si Martin Rivera. At marami pa, diba? Marami pa. Kaya naman po mga kachika, meron pong
ipinanganak na issue na nagmula sa mismong ina ni Charis Pempenco. Ano ang sabi ni Aling Raquel? Kahit kanino mo pa ipakantay ang song mo, hindi mabibigyan ng hustisya. No goosebumps, no standing ovation, nothing compares, sabi ni Aling Raquel. Nag-iisang legendary ng Pilipinas, Charis Pempenco. Natural. Tama naman. Anak niya, si Charis Pempenco. Ipatatalo ba ng ina ang kanyang anak? Correct. Pero may patama kasi yun eh. Pero alam mo, sumasangayon ako kay Aling Raquel. Kahit kanino pa ikumpara, talaga si Charis Pempenco ay Charis Pempenco. Ay, yes. Oo, nakita naman natin ang busay talaga ni Charis. Mm-hmm. Kinabog niya ang halos lahat ng mga stage performers nung kanyang kasagsagan. Mm-hmm. Di ba naman? Yeah. Okay, anong masasabi natin kay Charis Pempenco? Pero kung yung ano yung kumakalat ngayon na ano niya sa YouTube, kung matagal man yun o kung kailan man yung kinunan, pero ang ganda ng boses. Malinaw, malinaw yun. 7 years ago, yun ang pinakahuling performance na inakumpanyahan siya ni David Foster. Bilang Charis Pempenco, hindi po Jake Cyrus. At kung yun po ang gagawin ni Charis Pempenco ngayong mga panahon ito, walang duda, makababalik siya sa entablado bilang pinakamahusay na singer na Pilipino. Kaya niya yun. Diba? Kayang-kaya. Mm-hmm. Kaya lang nga, iniwasan niya na ang ganitong boses. Oo, ang baba na, no? Bilang Jake Cyrus. Pero kung yun uli ang gagawin niya, ay nako, walang duda. Wala. Diba? At yung pyesa na kinanta ni Charis ay Lay Me Down. Nakita naman natin yung imbay ng boses. Boses talaga, yung kanyang tono na hindi mo talaga pagsasawa ang panoorin. Yung klaro, ang pagbigkas, ang ganda. Magaling yung Charis Pempenco. Kaya ngayon, marami po ang nagsasabi, wala ka na, Jake Cyrus. Hindi ka na po pwedeng itapat sa maraming singers. Sana maibalik yung panahon na nakikipag-dueto ka kay Celine Dion. Doon naman talaga, doon naman talaga hinangaan natin talaga siya. At meron sinabi si Aling Raquel, David Foster, hindi ikaw ang nagpasika kay Charis Pempenco. Ay, oo. Sino daw ang sinasabi niya? Si Oprah. Oprah Winfrey. Tama, si Oprah naman. Alam mo, kung babalikan natin yung kasaysayan, ano, nung madiskubre ni Oprah Winfrey itong si Charis Pempenco, ipinagbili niya eh. Sabi niya, David, this is a girl from the Philippines. She sings so wonderfully. Yun ang sabi niya, alagaan mo ito. You take care of her. Yes. Yun ang sinabi niya. Kasi Aling Oprah pa nga yung kumuha ng mga footage nung nag-drawing si Charis na siya daw ay kumakanta sa tabi ni Celine Dion. Mm-hmm. Lahat yon, pati istorya ng buhay niya sa Laguna bilang isang mahilig kumanta na mahirap na pamilya. Diba? Tama. At saka si Ellen DeGeneres. Kay Oprah rin tumawa. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Ano ba si Ellen DeGeneres? Siyempre member ng LGBTQ. Na ang galing-galing. Ang galing na ho. At sabi niya, tumawag siya kay Oprah na kung pwede niya rin ma-exist sa programa sa niya. Si Charis. Pinayagan naman. Oo naman. So, nako, double-bladed yung salita ni Aling Raquel. Kung hindi ikaw ang nagpasika kay Charis Pempenco, si Oprah Winfrey. Kasi may sinabi kasi si David Foster na itong singer na ito, sisikat ito sa buong mundo. Magiging malaking star. Kaya naman na ano na, na ano na si ano. Nahanting ang puso ni Aling Raquel. Ay, sandali, yung anak ko lang nakakuha nun. May susunod pa pala. Ay, sabi nga niya, no standing ovation, no goosebumps, yung hustisya na hinahanap ng manonood sa isang singer na kay Charis Pempenco yun. Diba? Sana lang ano, merong makapagpayo kay Charis Pempenco na ibalik niya yung tono, yung galaw, yung galing at talento bilang Charis Pempenco noong mga panahon ang mga kabunggo ang sikli niya. Ay, mga, diba? Kantang-kanta ni Mariah Carey, minamani niya. Whitney Houston. Whitney Houston. Ala, pinat na pinat sa kanya yon. Totoo. Diba? Pero dahil nga sa nagbago na siya, pilit niya rin binago rin kasi ang kanyang style sa pagkanta. Ando na tayo. Personal niyang conviction yon. Maligaya siya sa kung ano siya ngayon. Pero kung ang hinahanap ni Charis at ng kanyang grupo ay yung mabalik siya
doon sa dating niyang estado, yun ang dapat niyang gawin. Sana. Ibalik niya yung boses na talagang nagpahanga sa buong mundo. Oo. Diba? Naku, I'm sure na marami siyang tanggap na trabaho kapag yun ang boses niya. Hindi katulad ngayon na kapag ka nagko-concert siya, iilan lang yung nabebentang tickets. Mm-hmm. Yun ang diba? Nakakalungkot. Oo. At saka iilan lang yung audience, iilan lang yung mga nanonood. Oo.